Yung feeling na hirap kang lumunok, masakit yung lalamunan mo, irritable kang magsalita, yung something hindi ka komportable sa lalamunan mo, ayun yung mga senyales na may tonsillitis ka. So ang pag-uusapan natin ngayon ay walang iba kundi ang tonsillitis. Yun, i-share ko sa inyo kung bakit nga ba sumasakit yung lalamunan natin, ano ba yung symptoms ng tonsillitis at ano nga ba yung treatment ng tonsillitis. So yun, kung gusto mo malaman yung topic natin for today, just keep on watching. Hey guys, it's Megan Eliza Moderma Kabantad, your pharmacist, and welcome to my channel. So for today's video, tulad nga ng nasabi ko sa intro, pag-uusapan natin is yung tonsillitis. Wala nang paligoy-ligoy pa. Ano nga ba ang tonsillitis? Tonsillitis ibig sabihin inflammation ng ating lalamunan or something inflammation ng ating tonsil. Kaya kapag may mga bumibili sa butika, hindi, huwag niyong sabihin na something pabili nga po ng gamot para sa tonsil, something ganyan. Or something, instead na sabihin niyo is pabili nga po or something, may mare-recommend po ba kayo na gamot para sa aking namamagang tonsil, something ganyan, or something tonsillitis. So yun, para clear tayo dun, no? So yun. So yun na nga guys, disclaimer lang tayo na hindi po ako doktor, isa po akong pharmacist, at ang mga i-share ko sa inyo is based on my experience as a patient and as a pharmacist. So yun, as a patient kasi nga po, madalas po ako nagkakaroon ng tonsillitis. Sa sobrang dalas ko magka-tonsillitis, alam ko na kung kailan ako magkaka-tonsillitis. Kaya alam ko at naagapan ko yung pagka-maga ng aking lalamunan. So yun, pag-aralan na natin kung ano nga ba yung sign and symptoms and treatment nitong tonsillitis na to para alam natin kung ipiprevent natin or i-cure na natin siya. So yun, let's go! Ito yung nag-isip kong topic kasi nga ito yung nararanasan ko at alam ko yung hirap na nagkakaroon ng tonsillitis. Yung tipong nag-chill ako tuwing gabi kapag nagkakaroon ng pamamaga yung lalamunan ko. So yun, gusto ko siyang i-share sa inyo para awareness din or something, ma-prevent nyo din yung inyong tonsillitis. So yun, paano ba nagkakaroon ng tonsil stone sa ating lalamunan? Kung makikita nyo yung tonsil stone, i-demonstrate ko sa inyo. Hindi natin makikita. Pero ayun yung sa pagmumanga kayo, tapos makikita nyo may something, dalawang bilog dun sa gilid nyo. Ayun yung inyong tonsil. Something, meron siya sa gilid, yung parang may mga butas doon, pero hindi makikitang as whole, pero meron doon. Doon sa inyong lalamunan, yung butas. So yun, kapag hindi kayo masyadong nag-toothbrush, hindi kayo masyadong nagmumumog or something, kain kayo ng kain, hindi naman kayo umiinom ng tubig, something ganyan, may naiipon na debris or something, mga dumi doon sa inyong tonsil. Yun, may naiipon doon na something, may bibile, wait lang. So yun na nga, kapag naipon na naipon na yung mga debris or yung mga dumi doon sa iyong tonsil, ito'y magiging tonsillitis na or something, magkakaroon doon ng tonsil stone. Pero hindi siya literal na stone ha, tinawag lang na tonsil stone kasi parang namumuo siyang bilog, something ganyan. Kung makikita nyo may puti-puti na sa inyong tonsil, ayun na po yung tinatawag nating tonsillitis. At huwag nyong binabasa-basa yun kasi ayun yung dahilan kung bakit namamaga ang ating mga lalamunan. So yun na guys, punta na tayo sa symptoms or symptoms ng tonsillitis. Pagpasensya nyo na ako kung tumitingin ako dito. Andito po yung script ko, andito po yung sinulat ko. So yun, pagpasensya nyo na. Unang symptoms is halitosis. Halitosis ibig sabihin bad breath po yun. Dahil may mga infection na nga sa lalamunan natin, kaya nagkakaroon tayo ng kakaibang amoy sa bunganga. So huwag tayong masyadong judgmental kapag may mga tao tayo nakakasalumuhan na ang taong magbibig nito, hindi nag-toothbrush. Minsan po yung mga ganyang tao is meron lang tonsillitis, kaya pagpasensyahan na po natin. Pangalawa is sore throat. Yun, because of infection, namamaga ang ating lalamunan. So yun, sore throat. Pangatlo is yung mga white debris na tulad ng sinabi ko kanina. Yung mga puti-puting nandito sa ating lalamunan, ayun yung mga white debris. Kung nganganga ka, tapos makikita mo, as in, visible yung iba, makikita mo may white debris. Pero meron din tayong tonsillitis na something konti na yung debris, pero namamaga po siya. So, pang-apat na symptoms is mahirap po tayong lumunok. Kahit man solid yan or liquid yan, juice, water, something ganyan, hirap po tayong lumunok. Hindi tayo komportable kapag lumulunok tayo. So, pang-limang symptoms is yung pagsakit ng tenga. Diba? Pag namamaga kasi yung ating lalamunan, malapit lang siya sa ating tenga, yun, naapektuhan yung ating tenga. Kaya minsan kung
mapapansin nyo na kapag may tonsillitis ka, minsan parang feeling mo nabibingi-bingi ka or something, ang sakit din ng tenga mo, normal lang yan kapag namamaga yung inyong lalamunan. At yung pang-anim na sintomas ng ating tonsillitis, yung paglaki or pamumula ng ating mga tonsils. So yun, pag nganganga ka, makikita mo namumula. Kasi nga, di ba, hindi lahat ng tonsillitis is merong kang makikitang debris. Yung iba kasi is konti lang, kaya makikita mong visible is yung pamamaga ng iyong lalamunan. Yung namumula siya dito, malaki siya, something ganyan, ayun yung mga symptoms. Yan, anim lang naman yung mga na-experience kong symptoms nitong tonsillitis. So, yun, ano nga ba yung mga treatment na pwede natin gawin para matanggal yung ating tonsillitis? Ang una ko, based sa akin, ang unang ginagawa ko is gumanganga ako. Tinatanggal ko yung tonsil stone. So, yun, pero dahan-dahan sa pagtanggal ng tonsil stone, kasi pag mali yung pagtanggal mo ng tonsil stone, pwedeng mas mamaga yung iyong lalamunan. So, ako, ginagawa ko is kumukuha ko ng pangsungkit. Something sinusungkit ko talaga kasi mas nasasatisfied ako pag tinatanggal ko, pag sinusungkit ko yung aking tonsil stone. Yun, kumukuha ako ng cotton buds at ayun yung pinukuha ko. Ayun yung pinagsusungkit. Ha? Ingay nyo! So, yun. Ayun yung pinagsusungkit ko sa aking mga tonsil stone. Ayun yung una. So, pangalawang treatment is yung paggamit ng gargle. So, ano nga ba yung mga gargle na available sa market o sa mga butika? Sa amin, ang available lang is yung Betadine gargle and yung Bactidol gargle. At ang ginagamit ko sa dalawa is walang iba is kundi itong Bactidol gargle. At meron siyang generic name na Hexitidine. Yan, tama ba? Hexitidine. So, ito yung pinaka-lifesaver ko talaga na kapag hindi ko naagapan yung aking tonsillitis, dito talaga ako kumakapit. And then, 2 to 3 days, wala na talaga yung aking pamamaga ng lalamunan dahil dito. So, paano nga ba gamitin itong Bactidol? Yan, kung sa mga matatanda, kung gusto nyo or something, kaya nyo namang magmumog ng concentrated na Bactidol, pwede nyo gamitin 20 ml, erekta nyo sa inyong lalamunan. Then, kapag namumog kayo, ipaabot nyo hanggang lalamunan talaga. And 30 seconds, pag namumog yun na, pwede nyo nang idura. Something ganun lang yung pwede nyo gawin dito sa Bactidol. And kung hindi nyo naman gusto yung lasa, pwede nyo haluan ng tubig. So, yun, gamitin nyo siya 2 times a day. Then, kapag wala na, pwede nyo na siyang stop. Ganun yung paggamit ko sa Bactidol. So, pangatlong treatment natin is yung pag-inom ng antibiotic. Antibiotic, ayun, basta yun. So, yun, pag-inom ng antibiotic. Pero, syempre, hindi ka naman bibigyan ng antibiotic kapag wala kang reseta. Kaya, mas maganda na magpakonsulta ka sa inyong mga doktor, kung ano yung best antibiotic sa inyo. Personally, ako, alam ko kung anong antibiotic na pwede kong inumin. Pero, syempre, ayaw na ayaw kong uminom ng antibiotic. Kaya, nagbabactidol na lang ako or nagagargle ako. Ayoko talagang uminom ng gamot. So, yun, mas prefer ko ang Bactidol. So, yun, pwede kang uminom ng antibiotic. Basta magpa-reseta ka lang. So, yun nga, lastly, na pwede mong gawin na treatment or something para hindi ka na magkaroon ng tonsillitis pang habang buhay is yung surgical removal. Papatanggal mo yung iyong mga tonsils para, yun, pang habang buhay na wala ka nang mararamdaman na sakit na lalamunan, tonsillitis, something na ganyan, which is hindi ko pa nagawa. So, yun, kung gusto nyo, edi, ipagawa nyo. So, yun nga, andon, nasabi ko na sa inyo yung symptoms, yung treatment. So, pwede nga ba itong ma-prevent? Yes, pwede po itong ma-prevent. Una, pwede mo siyang ma-prevent na lagi ka dapat nag-toothbrush, lagi ka dapat nagmumumok, something ganyan, lagi ka umiinom ng tubig. Pangalawa, kapag nararamdaman mo na sumasakit na yung lalamunan mo, agapan mo na, mag-Bactidol ka na, or something, mag-gargle ka na. And then yun, kung ayaw mo yung number one, hindi mo magawa yung number one, hindi mo yung gawa yung number two, patanggal mo na yung tonsils mo. So, yun lang naman yun. That's it for today's video. I hope na nakatulong sa'yo itong video na to. Kung nakatulong sa'yo, huwag mong kalimutang mag-like. And kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. And hit the notification bell para maging updated ka sa mga next na i-upload ko. Kung may mga katanungan kayo, mag-comment na kayo sa baba. At kung may time ako, sasagutin po natin yan. So, yun lang guys. Again, I'm Maleza Montero, your pharmacist. And see you in my next one. Bye!